magandang hapon. Yes, ito na nga. Yes. O, tayo muna po tayo lahat, Derek, Gerald, Liza, Enrique. Compress tayo ng very, very light para tayo natin yung magkakasama sa picture taking. Okay, ayan. Kasama natin ang Push, nandito syempre. And we are live, I think, no? Wala tayong live streaming via ABS-CBN, but meron tayo sa wazop.com, no, kuya? Thank you. Meron ba? Ay, sa Stars Cinema Periscope, meron tayo. Ayan, ayun. Ang social, may Periscope na talaga naman. Naku, tipa na lorat ka, ha? Signal ka. Yes. Correct, ayan. Okay na po ba? Thank you so much. Pwede po tayo muna maupo at ngayon naman sabay-sabay nating panoon at ating full trailer ng Everyday I Love You. Ayan, dito tayo. Uro muna tayo, okay? You know what? Kung yun po yung trabaho, you need to fall in love. I wouldn't fall in love. How's that knows? He's always chasing after a dream. Ethan, you are good at what you do, but you still have a lot to learn. That's why I'm sending you to our college office. What? She's waiting for the man of her dreams. Hi, love. Day 165. Walang magbago. Naghihintay sa'yo. Naghihintay pa rin sa'yo. I love you. When their paths cross, my love is a realistic. Can you see those smiles? Hey, happy what? Ang ganyan ba mo? Enjoy the view? Audrey! Ikaw na naman? You too. Ikaw hindi. You're the one. Ano? Alex, she's the one. She's the nice photo girl and she's perfect for my show. He changed her every day. Hoy! Ano na ang buha mo? I know you wanna do this, so come on, let's do this! That's what we said, Audrey. Yan ang magugustuhan ng tao. Pero hindi yan ang magugustuhan ni Tristan. May sakit siya. And you have to make decisions to keep him alive. And she changed him every day. Oh, ready na? Yes. Here's nothing to say. You want my heart? Yes. Let's try it tomorrow. I'll get it. But when the day comes, just as I listen to the police. Love. Will she choose the man of her dreams? Happy anniversary, love. Happy anniversary. I love you. Or the man who makes her dreams come true. I love you! I love you! I love you! I love you! Starring Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Ay, ako naman yung first love. Everyday I Love You, directed by Bill Cruz Aguiar. October 28 in cinemas nationwide. Yon, October 28 in cinemas nationwide. Everyday I Love You, mga kapamilya. At syempre ngayon, oras na para simulan natin ang ating mga question and answer portion. Yes. Ako muna magtatanong, no, para kay Direk Yumi, agad-agad. Direk, kasi kina, while watching the, ano, the trailer, English ako lang, seryoso naman talaga. While watching the trailer, Direk, bakit po every, tapos narinig ko pa yung sounds, ganyan. Bakit po Everyday I Love You ang naging title? Bakit hindi po All of My Life? Ay, hindi, tapos na yung, ano, yung panahon na title natin ng ano, ang theme song. And at the same time, because nakita naman natin from the trailer, di ba, na she's waiting for him to wake up. So every day, I love you. Parang it's like every day she's waiting for him and every day she tells him she loves him. But of course, meron nang nagiging ibang context yung every day, I love you, nung dumating si Ethan. So Ethan's every day also changed kasi every day he was falling in love with her. Yeah. Tare, parang ang ganda-ganda naman maging si Liza, diba? Sa scene na talaga, eksena. Oo, yes, first question, no? Ay, second question, sino gusto mong magtanong? Simulan na natin ito. Lahat yung mga busy-busy sa cellphone, nasa na, text-text na na. Yeah. Ikaw muna, the sweet box. Okay, ito yung microphone. Sorry. Ayan.
Hi guys. Wow. Ayan. First lang for Enrique and Liza. Congratulations kasi follow up agad na. Within the year, di ba? Just the way you are. Kamusta yung feeling na may follow up agad yung movie ninyo? Yung first film ninyo. Ah, syempre masaya po. Masaya. It's always a blessing pag may project ang natanggap. We're just happy, you know, to be back in the big screen. Ngayon naman, they wanted to bring us or present us in a more mature way. So something that they've never seen us before, more mature characters. Mas seryoso yung story na gusto nilang gawin. Yung sinabi na after just the year, so sabi namin, okay, yeah, it's gonna be new, I guess, for the people. So let's give it a shot. So, we're happy, essentially. Yeah, we're happy kasi syempre, nabigyan kagad kami ng work, and syempre, we're excited also kasi it's always fun to do a new project with new people, and to learn new things. Happy to be back with Direct Me. Yes! It's like ever since season one, and we're back together, so, yeah. Oh, Hey, next, how was it working naman with Gerald? Ah, ako, I worked with Gerald before, in Budoy, sa Till My Heart Aches End. And it's always a joy working, it's an honor. So, yeah, we're just really blessed for this project. Sama sila. Masaya, makulit din siya. Kasi syempre, first time siya. It's easy to get along with. Okay na, okay na. Wow, may panilo? Ganun pa lang, hindi ka na nag-aagad. I will add lang kasi we're very grateful that Gerald accepted this project. Kasi sa totoo, no one was seriously, kasi sa totoo, when the story was pitched sa akin, when we were discussing it, parang sabi namin, who could play the boyfriend na ano, who could play that role? Kasi you can't just put anybody there. Kailangan compelling. Kailangan yung parang magiging torn yung character ni Audrey. Magiging torn din yung audience. Who will they root for? So, tas meron syempre ng merong depth yung kailangan nung artista na yon. So, we're very grateful that he accepted the project. I know na parang, di ba, parang syempre tatlo sila dito, but he accepted the project because na-pitch sa kanya and he liked the concept and yun nga, and he's perfect for the role kasi hindi basta kahit sino lang ang pwedeng ilagay dun sa role na yun. And in addition lang, kasi kanina we're discussing, parang ang galing nung ano, kasi parang bumalik yung PBB days na aura ni Gerald. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Ayun, wala ka rin doon. Pero dahil dyan. Sa camera po ba? Or what's the magic behind? Sinapanan niyo ng 10 years. Hindi ko alam. So, nasunod na nila yun pagpasok pala ng PBB. Pag-wake ko talaga siya. As in, ano, sabi ko kailangan, gusto ko naman beauty shots talaga. Pero, alam yun, hindi naman pang beauty lang naman yun eh. I think it's his aura. Parang ano, siguro nagkataon na ano. Oo, kasi kahit naman, anong gawin mo sa ano, di ba? Camera ko yung aura ng tao, eh. Mwah. So, yun. So, I think it's him. Yung aura ko pang PBB. Congrats for that. Ang gwapo-gwapo talaga ni Gerald nung pinapanood ko yung ano, yung trailer. Eh, last na lang. For Gerald, kamusta naman yung, may level up ba sa part mo since you're paired with this thing? Level up? Or what extra effort mo? Siguro kasi syempre, kumbaga, love team na kasi sila. So parang, pag pinanood mo, parang, pag sinabi mo may project kami tatlo, iisipin mo na, ay, sila na talaga yung ano, di ba? Pero pag pinanood mo yung trailer and with the story, parang on my challenge sa part is paano ko iparamdam sa audience na ay, sino kaya dapat, di ba? The man of her dreams or the man who makes her dreams come true? Yung tao na may tone na ka na, may feelings ka na, or sa tao na magbibigay sa'yo ng mga opportunities, yung mga sarili mong pangarap. So it happens to everybody.
So yun yung challenge ko is every time pag napalit mo ako sa eksena or pag napalit mo ako sa trailer or sa movie, yung feeling na makukuha mo, parang, sino kaya dapat? Who deserves her love? Yun yung challenge para sa akin. And syempre my chemistry na sila automatic, so working with Isa was a first night ko, so isa pa yung challenge. But it was really easy dahil napakagaling din yung Isa. And her fans, perfect, Rino. Her fans are, matutuwa talaga yung fans niya dito kasi it's a different Liza talaga. She really gave it her best and gave it her all. Ayan. Eh, natalasan na lang. Okay lang. Okay. Daming last, ha? Fan question for Liza and Enrique. Ano daw yung gusto mo, every day that you like to see about each other? Aside from saying I love you every day. Gusto ko makita siya every day, siyempre. yun. Gusto ko lang, I just want to see you happy. Ayun. Siyempre. Oh, di ba lang isa? Ang ganda. Ako din po, I just want to see your family every day. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Dapat nauna pala ako. Ayun. Okay na. Thank you so much. Thank you so much. Ang pag-cute, diba? Thank you so much. Thank you, Mom. Sweet boxing, diba? Jude. Carta Lava. Hi. Meron ba, Jude? Hello. I'll throw one question for the floor. Based on sa characters or like what do you the film? What do you know about love and what? And how do you want to spend love with someone you love at a limited time? At a limited time? Yes. How do you spend love with a limited time? First of all, totoo naman, limited talaga ang time natin sa mundo. So, hindi naman natin talaga alam. It can be tomorrow that we will be gone, or maybe it will be 10 years, 15 years. So, you just max out every single minute. And you, yung iba-iba kasi ang language of love ng mga tao eh. So, each person will, kanya-kanya yan. So, may mga tao na mag-give. So, language of love is gift-giving. Ako, personally, my language of love is, I say it. I give my time. I also like giving gifts. Pero yun, parang in any way possible, in any minute, yun, pwede mong ibigay yun. And I wanna max it out lahat ng ways. Lalo kung limited. And it doesn't mean kailangan maging comatose yung person. The fact that we are living and breathing, ayun, making the most of it lang. That's what I do to my husband. Yeah. Oh, Jude, alam mo na. True to life. Yeah. Siguro, yun, tama po yung sinabi ni Drek na iba-iba eh. May mga nagbibigay ng regalo, may mga nag-spend ng time with each other. Siguro yun po yung, like ako, pag surprise mo siya, yung sobrang unexpected talaga, yung hindi niya maiisip na may mangyayari gano'n. And yung reaction ng face niya, napaka-priceless. And those are the moments na talagang you always remember. Kahit anong mangyayari sa inyo, kung magkatuloy here forever, kung may mangyayari in the future, if someone grows out of each other, tulad pa ng story namin, people change. And yung mga moments na yun, yung quiet and beautiful moments, those you treasure and yung mga maalala mo, kahit limited ang oras yun. So yung mga priceless reactions ng girlfriend mo, asawa mo, yun para sa akin. Me naman po. I show my love by telling and also by spending time with them all the time, every day. I give every hour, every minute to them. And syempre, I try to not fail to make them feel special and happy. In different ways, by simply thanking them or commending them on what they've done right, things like that. And like as a family, I always like to make sure that they plan to sing a Samantha Baker and they have everything that they need. That's why I show myself to them. Yeah.
Ako, the same thing din. I always want to make the meal that's happy every day. Try to give them everything that they want, daily. And so that they can feel pagmamahal ko sa kanila. And I always remind them every day. Kasi, so narito sa character ni Jing. I remember my dad before. Then after that, I realized, even in school before, nahihiya ako. Pag minsan nakita ko dad ko sa school, nahihiya ako kasi, syempre, ibang kakalasi ko. Lahat, barangada, parang nobody, parang, ay, daddy's boy ito, parang gano'n, sinusundo pa. So, na-realize ko parang, swerte pala ako. Kasi yung dad ko nandun, yung iba wala. So, inisip ko, dapat, the days, hindi ako nahihiya sa akin. Kaya, I always want to remind everybody that I love you every day. Yeah. Yon. Meron pang follow-up, Jude. Thank you so much. Next, syempre magkatanong naman si Madam na katabi ni Jude. Pakilala po tayo at syempre ang ating mga vlog site. Kung saan natin mababasa, mawawatch, ganyan. My name is Mia from GuideHeartTV.net. My question is, para po kay Gerald, Liza, and Enrique, who will you choose? The person of your dream? Or the person who will make your decision? Para sa amin. Kasi minsan, when you're young, para sa amin, or when you have your dreams for yourself, sometimes that changes when you meet the person that you meet. Di ba? Para nag-iba yung priorities mo. So para sa akin, it really depends on how my life would be, how I would be as a person pagkasama ko yung taong mahal ko, which would match perfectly, which would fit together perfectly, which, you know, would make me happy. Basta at the end of the day, dapat masaya ako both ways, sa kasama ko at sa mga dreams na gusto mo ito pa rin. So para sa akin, it really depends sometimes, but if I had to choose, I'd pick someone that would make me the best of who I am. And in a way, fulfill my dreams. For me, our dreams change constantly. So, syempre pagbata tayo, ini-imagine namin, gusto mo pagbata yung boyfriend ko, pagbata yung yan. Pero when you grow up, you start realizing like you want different things. And paano kapag like, tinatakbo sa isip mo na you just want this kind of man. But then, when you meet him one day, parang, hindi pala ako masaya. He's what I wanted, but am I what he wants? Parang ganun. So in order for you guys to work that out, you have to adjust to what he wants. Parang ganun. So for me, I would always choose the person who makes my dreams come true, because the dream of a person is just to be happy, to live a happy life. So siguro yun. Thank you, candidate number two. Siguro po, the person of my dreams, kasi the person of my dreams will make my dreams come true. Oh my God, pangarap ko siya eh. Kung nakuha ko siya, ibig sabihin yung pangarap ko natupad din. And you don't dream of someone na ayaw mo, or hindi kayo magkakasundo, di ba, or di ba. So, the person of my dreams will inspire me to fulfill my dreams. Question for this game. Do you know the song with my girlfriend? Yeah. Can you give me a stanza from that song that dedicated to Isa Isa? Stanza. That singing bee? Sure. Kaya sentence lang. Kaya lang kumata. Maybe all we need is time. Sino? Training mo na lang. Alam niya na. Maybe all we need is time. Something selling. Kasi nung may... Hindi lang something selling. Diba? Bye, babe. Sorry lang sa'yo, Liza. Thank you. Next question, sir. Sa Ian, sa likod po. Yeah, hi. Good afternoon. I'm George True from Babante. I'd like to ask the cast, what is your favorite scene in the movie? And for direct, yung question ko po, parang yung story nyo lang, correct me if I'm wrong, parang somewhat similar to a Hollywood blockbuster before you, While You Were Sleeping, starring Sandra Bullock. Did you draw or get inspiration for that movie? Yun lang, thank you. Pinagpapayin muna.
Favorite scene just now? Favorite scene? Wait, I'm thinking about it. While you were sleeping. No, while you were sleeping by Sandra Bullock. I think the only similarity there is that merong comatose. Yun lang yung similarity. Because in While You Were Sleeping, she pretended to be the fiancé of the guy. Crush niya yun eh. Crush niya yung guy na sa train. Rom-com ano talaga na fan. Tapos nun, she pretended to be the fiancé. And eventually, she fell in love with the brother. This one, it's totally different. The only, you know, common denominator yun eh. Is, ano, is the comatose element. Here kasi, the three of them, I mean, like, si Ethan, the character of Enrique, he doesn't know, hindi niya kilala yung dalawa talaga. So, and these two are, they've been together for a long time na, parang mayroon silang history. So, yun yung big difference. Ang laki nung ano, ang laki talaga, malayo yung kwento. Meron din mga nagsabi na this is also similar to kahit isang saglit of ano of Yolo, Juday, and Diadro. Again, the only common denominator is that someone is comatose. So, yun naman ang difference is that mag-best friend yung dalawa, tapos nga they like the same girl. And then the whole time, nag-hover yung spirit ni ano ni Diadro. I know kasi I'm the AD there, so, pero nakatagal sa industry ha. Pero yun, so that's the only similarity. 50 first dates. 50 first dates. Pero this is different talaga. Okay. Actually, pinunod ko yun, 50 first dates, para sa movie na to. Kasi syempre, anong favorite scene? Wow. Ako siguro yung pinalabas po sa trailer, yung tinignan, kakagaling ko lang po sa hospital, nagising ako, and hindi ko po siya maalala, obviously, hindi ko po maalala yung girlfriend ko, na si Audrey, and nagkukwento siya, and she shows me parang videos and everything about kung sino ako, and marami po mga pictures dun sa hospital bed ko, pero hindi ko siya talaga maalala. And then she takes me back to my house, yung house na sobrang mahal na mahal ko. Kasi it's been in my family for a long time. And gusto ko siya i-restore before I was in the accident. So, nandun kami sa harapan ng bahay. And she does this... Basta may ginawa siya. Basta may ginawa po siya. Big secret, abangan yung anong ginawa niya. Pero may ginawa po siya. And then bumalik yung alaala ko from the past in our relationship. And it was a beautiful scene. Buti nga po ginamit sa trailer. It was a beautiful scene. So yun po yung favorite ko. Thank you, Charal. Thank you. Next, Eliza Shepard. It was very dirty. Hindi, magaling naman siya. Nauna lang na tawag ako, but you know, she handled it well naman. Yun ang pinaka-favorite yun. It was really fun. And, ayun, it was just nice. You view everything as nice. May isa pa lang ang favorite scene. Ayan, may additional pa. May favorite scene pa siya. Lahat ng scene's favorite scene. May isang scene na kakashoot lang namin the other day, or kahapon yata. Nasa the lunch po kami with the family. And si Ethan. Si Ligue nasa tapat ko, and alam mo yung mga sugat-sugat, you're looking at this guy, he's like, gusto mo yung grabe, gano'n. But yun na, parang tinatansya mo pa, and then he's looking at me na parang, swerte mo talaga, swerte mo mahal ganyan. So yung, it was really a simple yung eksena, pero ang dami nangyayari, it was very tense, lalo na sa aming tatlo, na wala namang kaalam-alam yung mga kasama namin, yung buong pamilya namin, but
yun, sana po abangan niyo. Ayun, thank you so much. Next, Ning Buning. Ayun. The question, ito na yun. Hello, I'm Buning. So, parang ahas. Mainit pa ito ahas. Ayan, go Ate Ni. Since pinag-uusapan na rin naman natin yung mga scenes na favorite niyo, my question, may follow-up question ako dun na parang ano yung difficult naman, without spoiling anything, yung difficult scene to execute para sa inyo, which, ako lahat ng scenes kahapon. Huwag ka lang ang favorite. Sa lahat, hindi ko pa po kasi so near ending yun, kasi ka. Na experience. So, I syempre, I had to create it in my mind. You have to be careful to see what those kind of scenes also. What's that? We'll watch it. Okay. How about you? Oh, almost lahat naman eh. Kasi they really wanted to change me. When it's when you started something, they wanted a different than me. Something is something that you've never seen sa akin before. Plus even dun sa script, there's some words na binigay na hindi ko nga pwede sabihin. As in, yung character ni Ethan. So they really wanted to change me. More mature. Basta yung hindi yung makulit, yung magalaw, they wanted to be stiff. Enrique, it was hard for me to, you know, to be. Sabi ni Derek, alam mo, kitikiti ka na naman. Oh, Ethan na, Ethan. So, you know, laging nakabantay si Derek. So, it was a challenge for me. It's something not, I'm not used to kasi. And, yeah, but yun. Thanks. How about you? Yung pinakamahirap, honestly, yung natutulog po ako sa hospital. Sobrang seryoso ako. Yes. Kahit tanongin po sila. Hate ko yung scenes niyo. Kasi nandun na ako, nakahiga ako dun for 1 hour, mag-change ang setup. O, dito naman yung camera, nandun pa rin ako. Tapos, yung wala naman ako ginagawa. Tapos, naiinggit ako kasi ang ganda ng mga eksena. Tapos, minsan, during the take, nakadilat ako ng slide para punulin sila. honestly, yun yung pinakamahirap para sa akin. Siyempre, nagigigil ako kasi gusto ko gumalaw. Gusto, ay, may ADHD pa naman ako. So, gumagalaw, magalaw ako. Yes. So, yun po yung pinakamahirap para sa akin. May moment ba na nakatulog ka talaga? Oo. Talaga nakatulog. Cut na, Gerald. Yeah, justify ko naman yun. Meron naman talaga ako. Nakatulog talaga ako. Dahil galing naman din ako taping ng Nathaniel. Tapos dumiretso pa ako dito. So buti na lang ganyan yung eksena kasi tulog talaga ako. Pero nung nagising ako, nice yun pa rin yung eksena ko. Hindi gano'n naman ako. So yun yung pinakamahirap para sa akin. How about Direct May? Sa point of view niyo po as a director, ano po yung mahirap i-shoot, i-execute? Mahirap itawid. Yes. Mahirap itawid. Mahirap actually, ano eh, yung timpla talaga ng film. I mean, in general, lahat ng scenes, of course, kasi this is not my ano eh, my normal ano genre. Rom-com madalas ginagawa ko, so light and ganon. Ito kasi it's rom-dram, so yung timpla ng not to go too heavy, not to go too light, and at the same time yung pagiging real ng characters nila. For Enrique, the challenge was, yun na nga, alam na natin, isa siyang ano, kitikite. Kahit nakatahimik lang siya na scene, yung ulo niya pa, hindi niya makontrol ko agad. Parang, saka, stop it, you have that involuntary bobbing of your head. Oh, Magano siya talaga, kahit it, stop it. Si, ano naman, si Hope, given ang complex yung ano, yung pinagdadaanan niya dito. And we know naman how old she is lang, and that she hasn't experienced anything like it. So to draw those emotions from her and to also for her to be able to convey those ano, those emotions, yun, challenge din yun. For Je, it's to differentiate him. Kasi, di ba, I mean, he's coming from Nathaniel, he's coming from a lot of projects. We work together and iba yung characters na nagawa niya with me. So it's also a challenge, how do I differentiate him? So each scene, individually and together, ano siya talaga, challenge. Lahat sila challenging sa akin. So every scene talaga, okay. Ganun, parang hindi siya ano, talagang dinudugo kami dito. Ako, dinudugo ako every ano scene. So putting it together is a real challenge. So marami talaga po mag-look forward about it. Kasi, kaiba. Kaiba it's talaga. Different siya. It's different yes. From what I have done and you know, what they have done. Tsaka, pwede yan.
Tsaka ano, totoo yung sinabi ni Derek, yung mga characters namin sobrang totoo talaga at yung mga situation sobrang totoo. Tulad pang kagabi, or kanina, madaling araw, may shield po kaming medyo bibigat na eksena. Then after ng take, nakita ko si Derek lumapit sa mga camera and tinatanong niya, ano tingin mo, okay pa yun? Naawa ka ba sa kanya? Naramdaman mo na? Or should we bawasin ba natin o ano? And yung ibang camera, di Derek na. Pagdaan ko yan eh. Tama yan. Tama yung nangyari. So, alam mo, na may lalaki pa yan ha. Relate. So, alam mo marami makarelate kasi totoo yung mga sitwasyon. My last question is, each can answer in your own opinion. What is the objective of this movie? Bakit siya pinalabas? Bakit siya gusto ipakita? Bakit siya dapat panoorin naman? Marami siyang ano eh, marami namang message or marami kang mapupulot na aral dito sa no sa movie na to. But really, you know, it's about yun nga, parang how do you determine sino talaga ang mamahalin mo? Sino ang sasabihin mo ng everyday I love you? Also, parang it's like kanina sa question ni Jude, eh, parang making the most of your everyday. And then parang when is loving enough? Yun. Marami. It's all about ano. It's about giving yourself, being ano, being and showing unconditional love. Parang how do you show love to the people that matter to you? Yun. From the cast na lang, from your role na lang, ano yung pwedeng matutunan ng mga makakanood nitong film? Ano pa yung well, real life situations po eh, nangyayari talaga yung nangyayari sa amin. Except syempre yung Commodos, but despite that, nagbabago talaga yung tao. At hindi ibig sabihin nagbago siya, masama siyang tao or ay, nag-iba ka na. You know, people grow, yun yung ano ng life eh, that's life. We grow from each other, we grow as better people. Ang dami natin natutunan, you know, during life. So, isa sa mga natutunan ko is, hindi ibig sabihin na ikaw yung first love or siya yung first love mo or mahal na mahal mo siya na things won't change. You know, iba lang magbabago. Posible talaga may magbabago. She or he will outgrow you or iba na yung mga priorities niya, iba yung mga pangarap niya, which hindi naman nangyari before sa simula ng relationship mo. So, just siguro yun. Love yourself. Love yourself. But, yeah, you need to know that it's real life situations. I like what Derek and May said. What is love enough? But for me, this movie is about discovering who you really are and what you really want. Because in love, sometimes we forget who we are and we lose ourselves. And this movie is teaching. Well, it taught me that if you're really in love with someone and if that person is really in love with you, you should be who you are and you should be happy with that person, being true to each other. So yeah, discover yourself. Yeah, that is the same thing. It's about really getting to know who you want and who you are as a person. You know, para sa akin, love changes a person kasi sometimes you change yourself for the person you love. Or that person we love changes you as a person. So it's really seeing how you work together, how you pair up together with that person. If he can make, she can bring out the best in you, or if you want her, or you could bring out the best in the other person. It really depends. You know, people go through this day, this situation every day. Minsan may choice sila. It's either person I really want or who person I feel like is best for me. So it's you know, other people might choose other person, or like Audrey's case, she might choose the man of her dreams or the man who could make her dreams come true. Depende, people really different, but it just gives a people a view of love, you know, of how you should take love. And yeah, it's, and that's up to the people, but at least they can see both sides too. Thank you. Next question! Ayan, ang mga bongga. Ready ka din siya kanina pa din eh.
Ganyan siya from Man of Life. Ah, ito naman, kay Direk. Was it coincidental na some of the scenes are actually look quite familiar with the previous movies of Lisken? Katulad yung nasa fountain scene. Na similar din, although hindi same yung script. Pero may mga naalala kami, nakita namin sa gantong previous movie nila. Tapos yung kay Enrique na nagkukuha ng picture, like yun sa, naalala namin yung She's the One ni Bea. So, was it intentional or was it parang talagang ano yun? Well, there are some na intentional, like the one dun sa video and the line na She's the One. Meron lang talaga ng reference to it because of course, you know, it's just ano, parang a reference to the film which started the Lisken. So parang ano lang yun, play lang siya on the word and the element. But some ano yung I love you. The intention is different. And of course, kung context ng eksena, nagkakaiba. Yun. Pero meron pa rin mga iba na you watch out for na lang, na we added also na, of course, may reference to Lisken. So, yun. Last question ko na lang. In terms of, kasi ang unang pairing is Gerald and Liza. So, kasi, of course, people know them as Lisken na agad. So do you have to first create a chemistry for them first, or break the Lisken chemistry, and then introduce Enrique into the story to make the story much more interesting, and also yung parang hindi agad na alam ka Lisken na agad yung ano ganun yung makatuluyan. Hindi talaga yung sa in terms of ano yung kumbaga parang order of presenting them. Well, one, I can't really tell much about the order because, of course, that's already Manon's story. But I think importantly, strengthening the characters and strengthening the backstory or the relationships of Gerald and Liza in the film, for it to be, syempre kailangan maging strong eh, magkaroon ng strong foundation yun. Kasi otherwise, parang pa natin kinuha si Gerald para maging what's his kalaban ni Ken dito sa movie. The story of Tristan and Audrey is actually ang hirap ng tibagin. Yun ay problema, sobrang strong. And there's a natural chemistry din kay Gerald and kay Liza. So it helped na meron silang chemistry, and then given pa that the story nila, yung love story nila dito is very strong. Ang kailangan ng i-strengthen is how Ethan can get in the way because ang strong masyado nung nila bond. Meron pa? Ako may question lang ako kasi yung pinag-usapan. Direk, posible po ba sa movie na ito ang magkatuluyan yung si Gerald and Liza? Secret! Ang magkakatuluyan ay si Gerald at Enrique. Kayo din po yun. So, paano na po ba yung, may pagbabago na ba yung pag-act nila? Kasi rin na 2 years ago po siya na yun. Yeah, malaking difference. Ang laki ng difference kasi ang laki siguro nung nagawa nung when they were together sa Forevermore. Kasi nung dun sa She's the One, naalala ko pa yung first shooting day of Liza and Ken. Ano ba tawa na pang sinasabi?
ano yun, ay, kasi si Ken arrived and then si Liza was seated sa couch. And then, sabi ko, oy, kayong dalawa, mag-best friend kayo dito as in since childhood. So, kailangan, yung relationship ninyo, kailangan pag ano, close na close kayo. Tabihan mo na siya dyan, mag-usap na kayo, mamaya pa-take nyo. So, alam mo yun, hi, ganun pa, hiya-hiya pa, hi, so yun, usap-usap, ganun pa. So, alam mo yun, parang, ang ano pa, parang ang polite na ganyan, tapos makikita mo in between takes ng other days, ganun lang, tatabi lang, so, kaya-kaya-kaya, ganyan. Ngayon, hoy, hey, ano, makinig nga kayo sa akin, kaya ganun. So, there's a ano na, maganda yun kasi meron ng chemistry. And working together in a soap, parang brought that out. May natural, may working ano na sila, parang may rapport at work. And at the same time, nag-improve, nag-mature. Kasi, syempre, di ba doing a soap and then being handled by a brilliant director, si Direk Cathy, talagang nahasa rin sila. So, pagdating dito, as in ang ano, ang smooth. I mean, you know, syempre meron kami mga kailangan, ano, kailangan trabahuhin because this is different for them. But, they have grown as actors. And of course, chemistry-wise, or working together, mas may comfort, may level of ano na sila, comfort with each other. Always na lang kapag ma-present, you answer with so much depth talaga lagi at such a young age. So, tatanong, tatry ko kung kaya mo, kung meron ka dito, yung, kasi, di ba yung character mo is parang nakomatose yung true love, papan, are you the type ba, considering na wala pang boyfriend, na mag-iintay ng gano'n, na parang i-spend mo, binibilang mo yung araw mo waiting for that person to wake up. Do you imagine yourself doing something like that? Ako po, opo. Because when he went into comatose, we were already together, we were already deeply in love. So, of course, when something bad happens to the person you love, you want to be there by him throughout all the bad times and the good times. You can't just take the good times and don't take the bad times. And you have to be there for him when he needs you. And ako pa naman, ako yung ganun tao. Like, if the person I love is in need of help, I'm there. I'm there to support and to help also. So far, anong reception ng fans niyo nung nakita nila? Kasi this was launched lang na full length na trailer last night. So far, may nakita na ba kayong mga reactions sila din sa mix? Oo. I mean, lahat ng scene actually, you can hear the reaction. Para hindi mo maintindihan yung mga reaction nila. That's good. That's really good. I'm really excited for them. I mean, sila rin is super excited sila. So I just, you know, it's really super effective. It really hit them. So I'm excited for them to see it. I'm going to enjoy the movie. So, last ka pa, Jenna. Coming between an established love team na katulad nila, do you think na ikaw as a person, do you think na ikaw kasi galing ka sa love team, kasi sila may love team, tapos ngayon, you were able to branch out from having a love team. Is it something ba na sa'yo better sa tingin mo na ikaw ngayon solo ka? And do you have something to advise to someone? Katulad nila, kasi you were like them before, di ba? Well, at least, wala na pa akong masyado mga corny na tanong na... Hindi, alam niyo, you know, this, when I really fell in love with acting, mga naging passion ko talaga. And this was my number one priority na gusto ko talaga gumaling. Siguro sa dami ko na rin sinabi ni Drek kanina, dami ko na nagawang projects. I think it's my 10th year anniversary na next year. So, 10 years na pa ako sa... Show and every day I'm taking na dito pa na ako. May concert pa ako next. Senior star ako. Yun yung pangalan ng concert ko. A senior star. No, but you know, I've played the romantic lead, I've played the action star, I've played the horror, I've played the support role in OTJ. And I'm playing this now. You know, every project ang mahalaga sa akin is, am I going to be challenged? And siguro, my number one challenge is Lisket, di ba? Automatic love team na sila. And I dati sa mga ibang projects, syempre may camera, then
sabi ni Sarah, there's always a third party. I'd always, lagi ko siya tinitingnan na, how is he gonna do this? Medyo established na kami. And that's what challenges me now. Kumbaga, every time you see me on screen, that's the feeling of gusto ko, hindi naman tawad, pero gusto ko maramdaman yung audience na gusto ko malito sila. And sana nagawa ko, but that as an actor, may new challenge para sa akin. And I'm a working actor. I love to work. Kaya nga, hindi, ayoko yung mga nakahiga lang ako eh. I love to work, I love to improve every day. And hindi mangyayari yan kung puro lead roles lang, or puro romantic lead, or puro action lang, or puro horror lang. I have to mix it up kasi gusto ko kumain. He's a versatile actor. And I want to be the kind of actor na kahit saan mo ako ilagay, you know, I'm gonna make that role very important. Sana nagawa ko. Good advice. Yeah. Advice for them, kasi you were. Yeah. Ano mo? Well, just what? Wala eh. Kasi nakita ko na sila, mahal naman talaga nila ginagawa nila. You know, sobra, and they're very natural. So kung yung nakikita niyo, bro, wala ko rin. Yung boots mo na lang, nila. Hindi, well, napaka natural nila eh. So hindi po ako nagkabay yung mga fans sila na supportahan sila. They're great people with yung sobra down to earth, and malayo pa yung mararating nila. Basta mahalin nila yung trabaho nila, which they do. Sorry, super last question. Ano ba yan? Sorry. Kasi, siba yung mga naging pairing medyo katuluyan kayo. So, sila. So, would you advise them na to maging mag-jowa din, so to speak? What do you have to say to them? Hindi ha, doggy. Parang doggy, ano? Na, oh, patay. Alam mo, wala eh. It's out of our hands. Sila na yan. Kumbaga, wala na tayo dyan. We can love them, we can support them as a love team, pero pagdating sa ganun, it's out of our hands. Bahala na po si God, siguro sa mga guys. Kung mas may inspire sila, maging sila, kung pag maging sila, eto, okay. If not, so, sa akin na, siguro yung professional side lang, yun ang advice na bigay ko. Kasi syempre, ang dami ko rin kailangan matutunan muna sa love life. Last question naman ay magmumula kay Chicanes. Medyo madami. Sige, okay, next question. Last batch. Okay. Question. So, hi po. I'm Albert from Chicanes. Hi po. Direct May, one of the reasons na gustong-gusto ko yung mga movies na ginagawa mo is you have your leading man na may mga shirtless scenes. Yeah. So, is madami. So, is it something that you expect din namin for everyday life? Kumatos. Nakatapos ang kumatos. Watch din na lang. Pero sinabi, pinausap ko na sila about that na, oo, parang, actually, hindi naman sa ano, kasi the scene calls for it naman eh. So, pero parang feeling ko, meron. Parang palagi pag-direct me. Trademark. Ang ginagawa ni Rick May, mga rom-com, rom-drama, hindi bold. Oo, meron. Ang excited ako. Pati ka din ni Albert, Rick May. Gusto lang, dumi-dumi mong bakla. Sige lang, Albert. Namulat ulit yan. Not a follow-up question. How did the production team choose the Gross Occidental as the location? When I came in the team, meron ng kwento. Meron na silang, they already had a story in mind. And they already had, a place in mind. Actually, hindi ko maalala yung first, basta sinabi lang namin, we need a place na malayo. Hindi kinukotse lang kasi kailangan mag-stay doon yung character ni Ethan. So it has to be far na, plane ride away, and you can't just go home. And it's taking him, he's a fish out of water. So kailangan maramdaman niya na parang this is a totally different world from what he's used to.
And nung nag ano, nung nag-research, it was pitched by the writers, by the creative team, yung Silay. And then when we went there, nung nag-ocular kami, tapos nag-research kami, like, I can't just concentrate it on Silay. So, we really searched high and low dyan sa Negros Occidental. As in, north to south, west and east, we were going around, we were looking for places, and we researched on, you know, the culture and then on the, parang, para, ano, para marami kang ma-feature. Yeah, tsaka, we chose the, ano, we chose several spots, not just in Silay. So, yun. So, it was really the creative team that came up with, ano, the suggestion of Silay, and then, na-collaborate lang yung pag-push na, in Negros Occidental na natin to. Yeah. In fairness, napakaganda ng location and then the cinematography. Yes. Thank you very much. And then, for, ano naman, for Liz Ken, yung question ko is, how does your characters in the movie differ with how you expressed your character, Chad? Was it different? So character and yeah. What's the difference? Para sa akin, kung malamay isang tao, papakita ka naman eh. Sasabihin ko talaga. I mean, with Ethan's case, he's the same, you know, whatever he believes in, kasi character niya, he goes for it, and that's what he does. You know, he doesn't think twice, he just goes for it. Ganun din ako, if I feel like, parang, oy, teka lang, parang ito na talaga to, ah. Ito yung, she's the one, parang ganun, I'll go for it. Okay, ganun? para sa akin, the roots is the same with Ethan. If I believe in something, really, if I truly believe in something, I'm gonna go for it. No, kung alam mo talaga na feel ko, taki pa to, this is real, I'm gonna go for it. I'm not gonna think twice. All we need is time, and time is not always there, so, yeah. Ako po, Ethan po yung I feel like in love, pareho kami ni Audrey, willing to do everything for the person we love, except ako, I wouldn't change who I am just for that. But if you love me, you have to accept everything about me. And last is, I think, isa sa mga napansin ko sa movie, one of the things that it highlights, it's also highlighting about dreams, diba? Achieving your dreams. Question ko is, what have you done so far na matinding para lang ma-achieve yung so far? Starting my business. Kasi dream ko talaga, I want to settle down, have a family. You know, siguro pag nasa tamang edad, I'd like to just, cut off work for a bit. You know? I want time with family. Kasi ever sa trabaho natin, we don't really have time for family. So, yun ang gusto ko talaga. Yun talaga dream ko. I just want, to be with my family every day. And look over the business. So, yun, I'm doing my business now. It's doing okay. And I think I've got the girl my dreams right here, so. Being the dream girl of Enrique. Oh, chika. So now, hindi yun ang tanong. Ano yung pinakamadali mo nagawa para ma-achieve mo yung mga dreams? Oh, my goodness. Well, for me, ang pinakamatindi na ginawa ko, syempre, I wasn't born here in the Philippines. I moved here. And then, when I started working, I decided not to go back, even though
even though my family, my mom, and all my siblings are there, my life was there, I decided to stay here kasi naisip ko, mas makakatulong sa family ko if I'm here. And that's all I want. I just want to give my family the things that I never had growing up. So, pero do you have plans pa ba na kumalit in the future? Well, visiting, yes, of course. Settling when I'm probably older. I plan on buying a house there soon. Yeah, man. No! Ako si Gerald. Ano yung ginagawa ko para to achieve my dreams? Well, sumali ako ng PBB. Napakahirap yun. Kaya ako sumayaw nung walang, kahit walang music din. Don Romantico pa. Walang music, so imagine mo, Don Romantico, walang music. Oh my God, tapos hindi pa ako dancer. Oh my gosh, tapos kaharap ko pa si Direk Lauren. Oh my goodness, tapos mag-isa na ako. Marami po mga pangarap eh. Ginagawa ko everyday, you know, I take time out of my day para as an actor, kasi gusto ko po, I want to be the best. And hindi ko pala ito pag yung dream na yun. So everyday, I take time out of the day para, you know, unti-unti may improve. Kahit wala akong taping or... So that's one of the things, kasi gusto ko talaga matupad yun. Kasi feeling ko pag hindi ko natupad yun, hindi ko po matutupad yung mga ano, na tulad ng sinabi ni Rick. Soon, well, hindi naman sobrang soon, but syempre, balang araw gusto ko na magkapamilya. And, gusto ko malayo sa lahat, you know? Gusto ko bumili ng farm kasama ko yung wife ko, yung mga kids ko, yung mga hayop na alagaan ko. Yung mga kasama yung hayop na... Sino ba yung hayop na? Yes, isa yung sumasa. May pero gusto ko talaga yun. Kasi layo tiger, gusto ko... Zoo! Actually, zoo talaga gusto ko. Sobrang fascinated ako sa zoo eh. But, so yun, kailangan ko muna matupad mo rin itong pangarap na, you know, be one of the best sana actors or be the best I can be. Tapos, pangarap ko rin, medyo corny, pero syempre gusto rin, ano, I wanna help achieve world peace. I wanna help protect the country I live in. I wanna help, you know, eliminate poverty. Asa magiging politician? Si filing, may filing siya mamaya eh. Ina-announce ko na, ako presidente for 2016. Please support me. No, pero walang joke, you know, things like that really fast. Sobrang na-fascinate ako siguro. Kasi all this money, all this fame and cameras and everything, this is gonna go away. This is not, hindi ko naman madadala to sa grave ko, sa hukay ko. You know, what I leave behind is calling the value na na-contribute ko sa mundo. You know, who are the people I help succeed. You know, so, medyo corny, pero yeah, that's... Kaya nga, nung isang araw, medyo nagtatrabal na, nung isang araw, sinabi ko kay Direk, parang, you know, nasa stage na ako sa buhay, like I said, 10 years na po. Sabi ko, ito na ba yun? Is this what I'm gonna do until, you know? I mean, sobrang blessed ako, sobrang thankful ako na sa pag-artista and I have all these blessings na yung pamilya ko will never go hungry because of the sacrifice and the work na I'm blessed to do. Pero syempre, minsan, yun parang, ito na ba yun? Wala na ba ako ibang pwedeng gawin? Or... So, that question, I have that question in my head every day, araw-araw. So, yun. Siguro, one dream at a time. One dream at a time. Simulan tayo sa ano, actor, poverty, world peace. Iboto! Iboto niya ako, please. Ayan. Gerald pala, yes. Follow-up lang. Kasi yung ganyang klaseng aura, that's the same aura that I saw when you were in love. Oh! So, may ganun ba? May kinalaman? Ito na po yung bagong girlfriend ko. Yeah. Siya yung bagong girlfriend ko. Hindi ako sa INS. Ah, ito ba? No, you know what? Kakasabi na ni Direk, alam ko iba yung sagot ng vision ko, pero in love ako with life because we, hindi natin alam. Sabi nila, hindi natin alam. Bukas or mamaya, pag labas ko ng tent, di ba?
anong mangyayari? I could die. I mean, when naman sana. Pero, huwag naman. Pero di ba? Agad-agad sa 10. Di na kaya hindi kailangan agad magdadie kasi hospital naman yun. Kasi yung ikaw doon. Tama. So, Comatose mo yun. Yeah, so after itong itong movie, ito yung last project for the year. You know, may mga personal projects na gusto ko yun. May mga ibang movies na gusto kong mag-produce. And I have this search and rescue K-9 team. Parang pag naka-earthquake or flood, meron kaming team na tutulong sa iba. So, yun yung nagpapasaya sa akin. Honestly, truthfully, sana maniwala kayo talaga. Yes. I'm inspired by that. Okay naman yun, no, Albert, no? Ayan. Ikaw, Albert. Exactly. Siyempre, may pangarap ka. Yeah. Oh. So my dream has always been, ever since nung ano pa ako, bata ko, I wanted to be a director, a film director. And I was fortunate na nabigyan ako ng first movie ko, but it was a trilogy, hindi pa full length. Back in 2003 ba yun? Or 4? Kasi yung ano, Because of You. And after that, I was directing for television continuously, but never my own show, and I was never given my own full length. So, you know, maybe something was wrong. And hindi ko alam kung ano yung kailangan na gawin para makapag-full length ako or magkaroon ako ng sarili. I wanted to move up. I wanted to level up, in other words. And ilang taon yun na dumadaan, na ganun lang ng ganun. Hindi ako na ganun nag-level up. And I realized that siguro nga, ang dami ko pang kailangan matutunan. And hindi ko yun matututunan if nandun ako sa posisyon ng director. So even if I was already a director and already had, you know, several soaps, several MMKs and all, nag-ano ko, I took, I took the back seat and nag-step down muna ako. Nag-assistant director ako kay Direk Olive Lamasan sa movie na In My Life. I figured kasi na, if I really want to do film, I have to go back to film. I have to train again. Kumbaga parang if it means going back to school, so parang suko, di ba? Then I will do it. Oo. You know, there was a pay cut. Siyempre, hindi ako babayaran bilang director. Binayaran ako bilang assistant. Sino talagang tinapat ako? May, pag tinanggap mo yan, pag nag-assistant director ka, you will have to, ano, we're going to pay you the rate of an assistant director. We're not gonna pay you the rate of a director. And are you willing to do it? So, yes, I'm willing to do it. I'm willing to do whatever it takes to learn and to improve, because that's how badly I want to achieve this. And I figured, after that, ano, that film, if make or break in for me, eh. Inisip ko na nun, pag kunwari, after that film, they say na, may you don't have it. May, you think you're in the wrong career, maybe. You're not meant for film. You're not meant to be a film director. Nag-isip na ako nun ng ano, ng mga alternative, ano ko, yung careers, eh. Ano ba, magbe-bake na lang ba ako ng cookies? So, ano, parang inisip ko. Tapos inisip ko, maganda rin namang swan song pala to, ano to, In My Life. Kasi imagine to work with Direk Olive, with Vilma Santos, yeah. And then first film nila together ni Luis Manzano with John Lloyd in New York. Parang, kung kunwari last movie ko na to, magandang swan song siya. But actually, it was the beginning of, ano, of, parang new learnings. And it really humbled me kasi na-realize ko na, you know, it's important that you never stop learning and that you will do whatever it takes. That parang kailangan. Siyempre, hirap doon kasi director na ako. So, meron nung start, parang yung treatment sa akin, parang pagkunaya, sisigawan ako na ano, ay, tabiya, tara. Oo nga pala, tandaan mo, ito, tinanggap mo tong work na to. So, sigawan ka ng director. Oo naman, syempre, kasi yun eh, it's part of it, they will not treat me, give me special treatment, dahil just because I'm already a director. Tinanggap ko yung trabaho, parang that's what I signed up for. So yun. Congratulations. Thank you so much, Direk May, Jared, Liza, and Enrique, sa lahat ng mga friends natin, mga vloggers. Maraming salamat, and now, ito na ang oras para syempre tayo mag-thank you at mag-promote
para sa ating pelikulang Every Day I Love You. Let's start, of course, with the Rex. Okay, so thank you very much. Again, I see the faces that I see pag meron tayong bloggers conference and new faces. Thank you for joining us in this intimate, unique setup. For taking time out to come all the way to Valenzuela to come and join us. Please do spread the word about this film. Thank you for your support and your time. And yun, hope you like the movie when you watch it and when it comes out. Thank you, Direk May, Gerald Anderson. Hey, marami po salamat. Thank you for coming here. Alam mo, napakaganda po ng location natin at hindi masyadong init. Pero thank you still. Sana po supportahan niyo po kami. Ikalat ang magandang balita tungkol sa Everyday I Love You. Pinaghirapan po namin ito para seeing that. So, sana po po din sa October 21. Liza! Sorry. Hi, everybody. I just want to say thank you again for coming here. And lagi niyo pinapakita sa amin yung love and support niyo. Thank you, guys. And thank you din dahil you guys came out of your way just to come here to Valenzuela to spend your time with us at sana yun nga i-share po yung news about Everyday I Love You kasi medyo kulang po kami sa magiging promo so we need help and thank you guys for all the love and support again and October 28th Everyday I Love You and Ricky Hill! Yeah, thank you po again for having the time to come here and I hope you guys have time also to spread the word to my families, you know, friends and please watch Everyday I Love You marami po yung matutudo na dito. You're gonna be inspired to a story, and I'm sure you guys are gonna learn a lot. It'll make you think twice and be more happy with yourself after. And you're gonna learn a lot about love. So, thank you so much. Please spread the word, and every day we love you guys. Thank you. Yay! Thank you so much everybody for coming dito sa Valenzuela. October 28 na po sa lahat ng mga sinehalang Everyday I Love You directed by Direk May Cruz of YAR. Diba? Thank you so much! Last hold up na ka, para pa. Makakit na po sila. Oo, may hotspot pati. Mabilis la, ano? Something's telling me it might